The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Ano ko ha? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Welcome back po dito sa ating studio, Elizalde Broadcasting, mula sa Kalakhang, Maynila. At syempre po sa ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Ako po humihingi sa inyo ng paumanhin kahapon. Di po tayo nakapag-podcast pagkat marami po tayong bisita na kinakailangan kausapin ko po dito sa ating studio. At ngayon naman pong umaga, kanina, ay nagkapalad tayo na makapanayam sa Kadiskarte program din yung ating isa sa mga aspirant sa vice president aspirant sa vice presidential. Ayan po si Mr. Manny Lopez po. At ngayong February 4, 2022, Friday, di po ba? Katulad ng dati, tayo po ay nagkakaniig tuwing ganitong oras, 3 to 3.30. At syempre, ating po mga pag-uusapan ay yung mga pangyayaring ika nga, balitang-balita sa ating pong bayan, sa ating bansa. Ngayon po, nais ko pong balitaan ko na naman kayo sapagkat na-miss ko kayo talaga kahapon. But then, wala po akong magawa, kundi i-skip ko po na muna yung aking program kahapon. Ayan po, ang pagbabalitaan natin ay talaga naman hong pinag-uusapan ng lahat. Sabi nga, talk of the town. Bakit? Eh talaga hong kahanga-hanga. Kahangang-hanga po ang ating news ngayon. At syempre, tinatawag po nating nandyan po ang katotohanan, ang katapangan ng kanyang reports. Walang iba kundi si Senator Richard Gordon ng Blue Ribbon Committee. Sapagkat inilabas niya na po ang resulta ng investigasyon. At sinabi nga po niya, ito po, inakusahan niya si Presidente Duterte. Yan po ang ating pagbabalitan. Alam niyo po, ang mga senador po natin ay talagang nagsipag-aral sila ng batas. At syempre, sila po ay kung talagang tutuusin ay walang takot at nakikita po nila, tinitingnan po nila ang katotohanan at bago sila maglabas ng mga kanilang mga reports, alam natin na yan po ay talagang pinaiimbestigahan. Kaya po tayo ay saludo sa Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Richard Gordon. Palakpakan po natin siya. Saludo po kami sa inyo, sir. So, yan po, ang katotohanan, medyo nabigla po ang mga mamamayan dahil po sa ganitong report ng ating senador, no? Subalit sabi nga po niya, kahit daw sinong tao o anuman na taong mataas sa gobyerno, ay ika nga, kumbaga, hindi mangingimi, ang senado, basta may katotohanan ang kanilang ginawang investigasyon. Yan po. Kasama po na pag-aakusa, syempre, yung mga pangalang kung saan ay nalilink sa, doon po sa kanilang, sa kaso ng Parmalee, yung tinatawag na Parmalee kasuhan. Di ba, no? Yan ho, sila Lloyd Christopher Lau, Lincoln Ong,
Yan po, silang lahat, silang dalawa kasama. Si Lincoln Ong, yung formerly executive, samantalang si Lloyd Christopher Lau, kasama po sa kontrobersya sa yung Davao City Boy. Yan, sino po yan? Sino yan, anak? Christopher Lau, no? Yan po, at saka si Lincoln Ong. Asan Lloyd Christopher Lau, yan. Kasama sa kontrobersiya ng formerly, no? At yung pong apat na yon, apat ba yon, lima? Opo. Lima si ano yan, Grace ano yan? Mogel at Wang Chang yan, at saka yung magkapatid na si Mohit and Twinkle Dargani. Yan po. Atin pong natatandaan, ang magkapatid na yan ay ano, patakas na sila, papunta sila ng Singapore by galing sila sa Davao. At sinasabi po nga ng mga mamamayan, bakit of all the places ay si ang Davao ang kanilang pinili. Kaya nga po, pinaimbestigahan ng ating Blue Ribbon Committee chairman, Richard Gordon, Senator Richard Gordon, na sino ang may-ari ng ano ng eroplanong kanilang sasakyan, at sino ang nagbayad o sino ang negotiate ng kanilang pag-alis, no? At according naman doon sa mga kapatid, hindi raw sila tatakas, parang gano'n. Ano ibig sabihin nun yan, no? At ngayon po, ito nga po, lumabas sa kanilang investigasyon na ang ating Pangulo ay aakusahan ng inciting to sedition, breach of contract, at kung ano-ano pa, you know? Alam niyo po, bihira sa atin sa gobyerno, yung malalaking tao, katulad dyan sa Senado, na ika nga po, matapang maglahad ng katotohanan, lalo pat ang aakusahan mo ay ang pinakamataas na mamumuno sa ating gobyerno. Siyempre, walang iba kundi ang presidente. At according to Mr. Senator Gordon, sa ngayon, hindi po siya maakusahan sapagkat siyempre may immunity po ang mga presidente habang sila po ay nasa kanilang pwesto pa. But very soon, sa pagkatapos ng kanyang termino, saka pa lang po maipapile ang kaso. Yan po, according sa ano po yan, sa batas, sapagkat hindi daw po pwedeng may immunity ang mga presidente habang sila ay nasa pwesto pa. Well, tingnan po natin, abangan po natin ang mga mangyayari sa mga susunod na kabanata. At ganun pa man, sana po ay wag itong makaapekto sa ating halalang susunod, no po? Itong darating na halalan. Good afternoon, meron po tayo rito shoutout. Afternoon, Tita Mel. Good afternoon. At hindi gumagalaw to, pakiano nga. Ano yun? Hello. Yan po ang at nawala. Oh. Kaya nga po sinasabi ho natin, kahanga-hanga, no? Talaga pong kahanga-hanga ang katapangan ng bumubuo sa ng Blue Ribbon Committee, no po? Kasi bakit? Meron ho silang lakas ng loob at saka talagang pinagbutihan nila ang imbestigasyon sapagkat alam nila hindi po biro-biro ito. At ang pagkumalaban kayo, hindi naman ho kumakalaban, kundi inilalahad yung katotohanan, abay kinakailangan ho, handa po kayo sa anumang mangyayari. Natural, di po ba? Yan ho talaga yun. So, mga minamahal kong kadiskarte, tayo po ay manalangin na sa bawat pagkakataon, sa mga problema natin dito sa Pilipinas, sapagat ito ang ating tahanan ng ating pong buong sambayanan, ay dapat nating ipanalangin na manaig ang batas sa lahat ng oras. Kasi pagod na po tayo eh, hindi po ba? Na nakita nyo naman po yung mga naakusuhan noon ng mga kung ano-anong mga mabibigat na kaso. Nakita nyo, silang lahat ay halos nakakawala. Pagkatapos, yung iba kumakandidato pa. Kaya siguro po, ang ating mga ang mga karatig bansa natin, hindi lamang yan, yung mga bansa na ika nga
aware sa nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, ay baka pinagtatawanan tayo o kaya siguro sinasabi nila, ay ganun pala sa Pilipinas, no? Pag naakusahan ka, pwede ka pang kandidato para hong ganun, no? At kung matatandaan niyo po, at alam kong alam po ng karamihan sa ating mga kadiskarte, mga kababayan, nasa ibang bansa katulad ng ang Japan, alam niyo po dyan, talagang iba ho ang kanilang panuntunan. Kapag ka ang kanilang government official ay naakusahan, hindi ho sila tumatanggi. Karamihan sa kanila po ay naghaharakiri sapagkat manipis ho ang mukha nila. At isa pa, yung kahihiyan sa bayan ang kanila pong talagang pinahahalagahan. Kaya po yung iba ho talaga ay naghaharakiri at hindi na tumututol o nagkokontesta pa. Eh dito po sa atin, matatapang pa eh, no? Magalit pa eh. Yan ho ang kaibahan, no? Pero sabi ko nga po, dito sa pag-akusa ng magiting na Senador Gordon sa presidente, isang malaking challenge po yan sa, ika nga, sa ating mga senador, no? At syempre, kinakailangan ay inaasahan po natin na sila po ay magkakaisa sa anuman pong dapat na mangyari o kalabasan ng investigasyon na to. After all, na dapat nang maisumiti sa ika nga sa mga yung kung sino po yung kanilang aakusahan. Yan po, no? Ganun pa man, ang mga kakampi, di po ba, ganyan naman talaga, may kakampi ang mga tao, di po ba? Eh syempre, talaga namang pabubulaanan po nila. Dalawa naman po kasi ang bagay sa mundo, yung totoo at hindi. Kaya maglalabanan na naman po yan sa salitaan. At sigurado, marami po tayong mababasa sa Facebook, no? Na mga, kung ano-anong mga, ika nga, sabi-sabi ng magkabilang kampo, no? At, yan po bilang mamamayan ay limiin natin ang totoo. At gawin po natin yang ika nga isa sa mga haligi o mga batayan para po sa ating pagboto sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 9, itong taong kasalukuyan. Kasi po, yan po ang isang ikang manggandang gauge po para sino ba yung mga iboboto natin. Kakasawa na po yung mga ika nga po yung mga kandidato na kung saan paulit-ulit nangangako, no? Kaya imulat po natin ang ating mga mata at talasan po natin ang ating mga ika nga isip at pakiramdam at syempre sasabayan po natin ng dalangin na kung saan gabayan ang buong bansang Pilipinas, ang mga Pilipino na bumoto ng tamang kandidato this time. Kasi po another 6 years na naman ang pagpamumunuan ng kusino man at kung tayo po ay magkamali na naman sa pagboto, ewan ko kung saan na naman tayo pupulutin. No? Tandaan nyo po, katakot-takot na ang ika nga po utang ng bansang Pilipinas, nasa trilyones na. No? Kaya, hindi ho natin malaman, hindi natin, paano ho natin babayaran yan? Di po ba? Sinasabi nga po, habang tayo ay may mga utang, yung mga sanggol na hindi pa pinapanganak, may utang na rin, no? Kasi saan ho ba nanggagaling ang pambayad ng mga inutang ng ating pamahalan? Sa bulsa po ng lahat ng mamamayan, lalo na yung mga may trabaho, no? At mamanahin pa ng ating mga anak-anak, apo-apo. Siyempre, magtatrabaho sila. Di ba ba? Ang babayad nilang mga tax habang sila yung nagtatrabaho, dyan po kukunin yung trilyones na inutang ng gobyerno. No? Yan po ay mahalaga para sabihin ko po sa inyo na isa sa mga gauges natin para pumili ng mga totoong mamumuno sa ating gobyerno. Yung pinakamataas na pwesto, president at vice president, napakahalaga ho niyan. Sana po ay makapili tayo ng tunay na nagmamahal sa bayan na presidente at vice presidente na magaling na, may puso pa sa Pilipino at siyempre nagmamahal ng tunay sa bayan. May ika nga tinatawag na meron siyang pagmamahal sa bayan, no? Kasi busisiin po natin.
yung kanilang mga kwalifikasyon. Number one, kwalifikasyon. Number two, kakayahan. Number three, hindi po lamang kakayahan sa bulsa, kundi kakayahan number one sa utak. Hindi po ba? Ika nga, pag may kakayahan sa utak, ibig yan, kumbaga sa gera, pupunta ka sa gera, hindi ka well-equipped bilang isang mandirigma. Wala kang dalang bala, wala kang dalang baril. Sa katotohanan, pag ikaw ay tatakbo ng isa sa pinakamataas na pwesto, presidente o vice-presidente, kinakailangan well-equipped ka. Di po ba? Ano, sa karunungan, pang-akademya, sa karunungang ika nga yung lahat ng bagay para sa bansa, yan, alam mo kung paano mo susuungin. At syempre, overall dyan ay ang pagmamahal sa bayan na may tunay na pagmamahal at may takot sa Diyos. Kasi ho, kawawa naman ang bayang Pilipinas kapag ka ganyan na naman ang nangyari. Hopefully, tayo pong lahat ay magdasal na mapayapa, maayos, at ika nga ho matuwid na outcome ng ating halalan sa 2022 May, no? 9. Be exact, no? At sana po ay kung ano man yung mga agam-agam na nasa isip ng ating mga kadiskarteng mamamayan ay mawala na yan sapagkat itutuwid ng Panginoon ang lahat. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. Kahit na sino pa yung pinakamakapangyarihan na tao, pag hindi ho niya yan inallowed, hindi po mangyayari. At kung sino man yung meron na naman binabalak na hindi maganda sa ating bayan, abay, matakot na po kayo. Matakot po kayo. Meron po tayong Diyos na nakatingin po sa lahat ng ating mga ginagawa. At mag niyo pong akalain na kinakailangan kayo na naman ang maghari. At sana po ang mga totoong kandidato magmula sa presidente, vice-presidente at mga senador ay iboto po natin yung talagang gumawa ng mabuti, gumagawa ng mabuti at gagawa pa ng mas magaling na kabutihan. Wag po natin silang kakalimutan sa listahan, yung pong mga senador na yan na talagang matatapang na magagaling pa. No, sabi po si Mr. Samuel Gabot is watching. Thank you sir for watching. Kaya po tayo ay maging positive. Basta tayo po ay sama-sama at nagkakaisa, yan ho ang mahalaga, no? Kita ninyo, pinaglaban po ng ating isang chairman ng COMELEC, no? Committee Chairman Rowena Guason, no? Ay talaga naman hong napakatapang, no? Bagamat siya ay retirable na, ipinail pa rin ho niya yung kanyang gustong sabihin, no? Bagamat hindi siya ang ponente dito sa kaso ng disqualification. Napag-usapan ho natin yan, medyo sumegway tayo dyan sa disqualification sapagkat ito po ay may kaugnayan din sa ating pinag-uusapan. No, wala ho tayong kinakampihan dito. Ang katotohanan ay gusto lang nating makatulong sa paglalahad ng katotohanan. Tayo po ay ika nga po ay hindi dapat pumanig kung kani-kanino man. Maglalahad po tayo ng katotohanan. Tayo po ay gustong tumulong ang Elizalde Broadcasting, gusto pong tumulong sa ika nga ho pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon. Yan po. Para kasi ang lahat po ng mamamayan ay makaalam ng kondisyon ng ating bayan nang malaman niya kung paano siya boboto. Yan po ang pinakamahalaga. Kasi po, ang katotohanan, marami po tayong mga kababayan na walang pakialam sa kondisyon ng ating bayan. Hindi po tama yan, no? At isa pa ho, sinasabi rin na kung sakasakali po na lumabas yung mga taong ating pagkakatiwalaan, pasalamat tayo sa Panginoon, di po ba? Kasi siya ay mag-guide sa atin. At harinawang ang lahat po ng lalabas na o mananalo sa eleksyong ito, lalo na yung pinakamataas na pwesto, presidente, vice-presidente, sana po siya ay totoong tao. At hindi na nagkukunyari at siya ay magkaroon na ng ginuntuang puso para sa bayan. No? Yan ho ang importante, no? Kasi yan ang ating kailangan, no?
Ang kailangan natin ay yung taong may puso at may ano ho, kaluluwa. Pag sinabi yung may kaluluwa, meron siyang konsensya eh, no? Parang ganon, no? Kasi pag wala akong konsensya, alam niyo naman ng tao, wala akong ano yon, hindi yan nagtumatanggap ng mali, di po ba? Ganon. Kaya nga sinasabi po natin, parating paalala sa ating mga kababayan, atin pong gamitin ang puso, ang ating pagmamasid, ang atin pong pagbabasa sa mga taong kumakandidato, anong kanilang mga ika nga eh, layunin, number one, siyempre yung kanilang kakayahan, yun paulit-ulit natin sinasabi, yun ho ang importante. Kasi paano niya pamumunuan ang kanyang posisyon kung wala po siyang sapat na kaalaman? Importante po yun. And at the same time, a combination of yung heart niya para sa bayan. So, pasamantala po tayo magpapaalam, mga kadiskarte. Hindi po ito paalam na okay, na permanente. Pero bago po tayo magpaalam, gusto ko pong mag-shoutout dito sa ating mga kaibigan. To Miss Josepina Sacarias. Yan. Ating pong kaibigan na taga-Tesla na ngayon ay nakabase na sa sa California, USA. And Mr. Ruel Reyes na kung saan ay isang OFW dyan sa Dubai. Ay, sabi ko nga sa iyo, anak, if you have some problems with dyan sa Dubai, maaari niyong iparating dito sa pamagitan ng ating programang Kadiskarte. At kami po ay handang tumulong na maiparating yung inyong mga hinaing bilang OFW dyan sa mga authority dito sa atin sa Pilipinas. And of course, I want to say thank you to Miss Sure Manuel. Yan po, dumalaw siya sa atin. At very soon she will be with us dito po sa ating Elizalde Broadcasting. And Mr. Ray Navarez and Miss Susan Amorosa. Hello po. Mukhang hindi na nakabalik si Miss Susan sa ating studio. And of course, I want to say hello to Architect Mike Guevara and Mr. Rafael Falcon. And of course, I want to say hello to yung mga mahal ko pong mga department heads na pinangunahan ng ating mahal na department head ng English Department sa Arellano High School before. No, si Miss, si Ma'am Antonieta Ditapang, Ma'am Edna Mangaldan, Dr. Lloyda Diaz ang aming pong principal noon, and of course lahat po ng mga department head natin, hindi ko po ma-mention lahat kasi medyo alam niyo na, kakapusin tayo next time around. Ano po? And of course I want to say hello to Miss Lita Lim Lopez from Atlanta, USA. Miss Kia Kaiser, no, yung pinakamaganda ho diyan sa Marikina, no? And I want to say thank you very much and hello to my dearest son dyan sa Michigan and his family. And may dalawang apo na guwapong-guwapo, si Galahad at si Tristan, no po, at ang kanyang ang aking pong daughter-in-law si Eileen, no. Of course, kayong lahat po ay muli kong aanyayahan at araw-araw ho tayo muli ngayon at saka hinihingi ko rin po ng paumanhin na dalawang araw po kaming hindi nagkasama ni Mr. Sammy Gabot sa EB Talakayan kasi nga po medyo na busy po ako, kailangan ko pong harapin yung mga mga problema dito na kung saan dapat na gawin natin ng maayos, no po. So yan po mga, pero bukas sa next week po ay pinapangako natin na tuloy po yung ating EB Talakayan with Mr. Sammy Gabot and of course Your Kadiskarte with Mel Elizalde, yung mga programs na yan and yung mga next may mga ano tayo, mga bagong programa next week. I will announce it tomorrow morning. And of course, yung ating pong pinagmamalaki, isa sa mga pinagmamalaki natin bagong magjo-join sa atin, si Mr. Ang pangalan ng bata? Terence Fowler. Yan. Magaling na bata at sa kanyang programang ano yon? Ha? Kwentruhan. Bakit ho kwentruhan? Kasi nagkikwentuhan sila ng mga katotohanan. Yan, no? Mga kadiskarte, abangan nyo ho yan.
pang millennial na program at saka talagang magaganda ang topic niya at maa-amuse po kayo at talagang malilibang. So, yan po mga kadiskarte. Wag niyo pong tatantanan yung mga program na yan at saka sabi ko sa inyo si Ma'am Sure Manuel ay magkakaroon po ng programa dito sa atin. Malalaman natin ang kanyang programa tomorrow. I-announce ko rin po yun. Napakagaling po na manunulat itong si Miss Sure Manuel at saka magaling na broadcast journalist din po siya. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, pero bago po yan, nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng sumusubaybay sa ating programa at sana po huwag niyong kakalimutan i-share, i-like, i-subscribe ang ating pong Elizalde Broadcasting and i-follow and like us no sa ating YouTube channel at saka sa Facebook channel. At syempre po, inuulit ko ang sinumang OFW na gustong magparating na kanilang mga problema through our program. Narito po ang aming landline telephone number 8820-3805. Yan po ang number natin sa Elizalde Broadcasting Landline. Opo, kung ano man po yung inyong mga kariingan, ano po, kami po ay nandito para sa inyo ay handang tumulong para maibigay ang inyong mga karaingan sa sa anumang sangay ng gobyerno dito sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat at huwag niyo pong kalilimutan, lagi ko pong sinasabing I love you all. Bye-bye.